guys. So, meron tayong Montero Sport, yung modelo 2018 model or 19. Yan, pwede to. So, merong nag-request sa atin guys na kung paano daw magpalit ng brake pad sa likod. Yan. So, kung sino ka man, hindi na kita yung may mention, bro, kasi ano, hindi ko na mabalikan kung anong pangalan mo sa dinami-dami ng mga comment section. So, hindi ko na matandaan kung sino ka. So, ipapakita ko lang kung paano magpalit nito. Ito talaga guys, makapal pa yung preno nito. So ipapakita ko lang kung paano magpalit para dun sa ating subscriber na nag-request kung paano. Yan. So dito tayo, kailangan tanggal na yung gulong. So ito guys, tatanggalin natin tong mga pin na to. So susungkitin lang natin yan. Yan. So ito yung lock niya. Yan. Ito guys, nakaano yan dito sa dalawang butas na to. Dito sa pin niya. Yan, yung butas na yan, tapos meron din butas dito. Butas dito. Makita nyo. Yan. Tapos yun dito. So bubunutin lang natin yan. Gamitan nyo ng long nose. Pwede na yun. Kahit anong flies. Tapos ito guys, ayangat lang natin. Tanggal na. So nakaka sabit lang naman yan dito. Tapos yan, tanggal na rin. Tapos guys, gagamitan lang natin to ng flat screw. So dito guys, yung sumbutan nito para ma-press nyo tong piston. Kailangan yan guys, ma-press para makapasok yung brake pad. Ganito lang yan. Tulak nyo lang pa ganito. Guys, kung makikita nyo, yun, laglag na. Yan. Tapos, make sure guys na dun sa lagay ng brake fluid, monitor nyo, baka mamaya sumobra. O, isa pa, balik muna natin yung isang brake pad para ma-press natin, sumagat to. Yan. Yan, sagat na. Okay na guys, yan, oh. Ganun lang naman magpalit nito. O ganun lang din mag-press ng piston para sumagad dito. Oh. Napakadali guys. Yan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano magkapit naman. So ito guys, yung sinabi ko sa inyo, hindi tayo magpapalit ng brake pad. Pinapakita ko lang kung paano magpalit kasi makapal pa yung brake pad niya. So ang gagawin ko lang kasi, i-re-replace tong rotor niya. Kasi mayroong tunog, makinis na. Yan. Okay na guys. So, nirepaste to dito sa amin. Repaste lang yan guys. Tapos, kabitan natin yung brake pad. Bali itong brake pad guys, makapal pa kasi kaya hindi tayo nagpalit. Yan. O, isasalang nyo lang naman yan dyan ganyan. So, importante yung may sensor dito sa likod. Yan. Tapos yung walang sensor na brake pad dito sa harap. Yan guys. So mabilis lang pumasok yan dahil pinpress natin dito. So yung piston pumusok na. Lagyan na natin. Yan. So ikabit na natin ito guys. Yung butas, tapat nyo na lang dito. Tapos yung dito, kapit natin ito. Ayan. Tapos
dito rin. Yung butas, tapat ko lang dito para hindi tayo mahirapan mag-iba. Tapos, ilagay na natin ito guys. Naman guys yung gagawin nyo sa kabila. So, hindi ko napapakita guys yung sa kabila. Parehas lang naman yung gagawin. Tapos pag nakabit nyo na lahat, bombayin nyo yung preno. Bombayin para mapunuan yung brake fluid para tumulak yung piston dito para lumapat siya. Kailangan bombahin yung brake pedal. Ayan. So, ganun lang naman guys magkabit ng brake pad dito sa Montero Sport likod na modelo. Ayan. So, yung nag-request nito guys, sana makatulong sa iyo itong video na to. Ayan. Thank you. Salamat sa inyong mga panonood guys. Thank you, thank you. Ayan. So, dito tayo guys sa Montero. So, kailangan bombay natin yung preno para sumagad yung piston niya para mapunuan ng brake fluid yung loob. Ayan. So pagka tumigas na guys, okay na yan. So, hindi naman na natin kailangan mag bleed ng caliper kasi hindi naman tayo nagpasingaw ng brake fluid. So tapos matigas naman guys yung preno, hindi naman siya lumulusot, kaya okay na to. So, magdadagdag na lang tayo ng brake fluid. Tapos, okay na, pwede na biyahe. Yan. So, ganun lang naman guys. Like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Thank you!